Hindi pala gawa, no? Nalaman daw po niya sa pamamagitan ni Doktora Cheryl ang katotohan ng ikinamatay ng kanyang magulang. Hindi po pala totoong sakit. Gawa po pala ng kulang. Kinulang po pala. Nagbabalakan daw po silang lahat na kulam mawala sa pamamagitan po ng pagkulam. Nagpagamot din po siya sa ibang manggagamot na faith healer. Manggagamot din na katulad nila, pero hindi mo sinabi sa akin na hindi daw ako pinaglalaruan, na ano lang daw, bunga lang daw ng mga lamig-lamig, ganun. Bago dinala ng nanay ko sa ospital, yun pala, meron na nun. Sinabi ni Sir Cheryl na nga, nagana. Tapos sabi ko, tapos, yun na. Bago po mawala ang magulang niya, hindi niya alam ang sanhi po pala ng sakit ng magulang niya ay kinulang po pala. Nanawa yung mga anak ko, asawa ko. Wala pong imposible sa Ama sa Langit, kapatid. Nais din po niya dahil yung iba niya mga anak at ang kanyang kabiyak ay hindi pa po naniniwala sa katotohanan. Wala akong lakas kasi na ipaglaban. Kaya ang hinihingi ko. Wala daw po siyang lakas na ipaglaban. Bigyan ako ng pangitan ng lakas ng loob ng example na makita nila. Paano, kasi wala akong lakas ng loob na ipakita yung binigay ng dasal. Uumpisa ko pa lang, kinukulang ako. Gusto ko sana na makakay sila. Kasi mabait naman sila. Sila naman kasi yan. Tumutulong sa akin upang hindi ako yung nagtetry sa akin na kubra, hindi itintayin ko na pag mabaitin kasi meron din naman talagang mag-aakay sa'yo sa katotohanan. Sila din yun eh, kasama ko eh. Wala pong imposible sa Ama sa Langit. Ipaglaban mo lang po ang Ama sa Langit. Tulad ko po, parents ko, ay nakakaaway ko yan. Na gusto nila akong hindi magpatuloy. Magpatotoo. Uwan ah. Oh, Ilocano po mga kapatid. Tra-translate na lang po natin. Kasi may mga Bisaya pong nanonood. Sige, may Bisaya ba dito? Nagpunta daw si Doktora Cheryl sa bahay ng kanyang pamangkin na nasa Saniban. Doon po nila nakilala si Doktora Cheryl. Tapos di hindi na magkiniading ko nga da mga agas na umayo. Maragsakan ay rigna. Naapek ko din ang maragsakan ya rigna. Magkayag ko dyan paagas. Nung nalaman daw po niya na may manggagamot na pupunta sa kanyang pamangkin, ang pakiramdam niya po ay masaya. Na hindi niya daw po sukat na kalain bakit gano'n. Nalapan ako.
Adun private doktor pa pinapanak na nagpaagasan. Nung mawalat na bagyo man, doktor di bagyo na panang saya. Saan saan na din po siya nagpagamot, maski sa bagyo, saan saan. Nung matigay, ada may nga, ada may agagas manang kung nakaragal sa kaya na di ko nakastan, hindi may damang... Masaya daw po siya nung nabalitaan niya na may magagamot na paparoon po sa bahay ng kapatid niya. Nagpunta daw po siya at siya pa ang nauna, mga kapatid. Ngunit di sakbayak na nagpaagas kanya na amoy at ubrao, hindi naramdamak na ito saksak. Apanak ni Kimisa, at Rosario, at dapay... Nagiti picture. Rebolto, imahe. Opo, mayroon siya. Katoliko din po siya. Nung wala pa po siya sa katotohanan, yun daw po ang... Apay, ngayak mo malalaingan. Kanayo na kapan mo. Everyday, nga pa na ang kinikimisa ko na daw, devosyonada ako. Nagiyay apostolada kanya. Nung apay, tiquestion kanya. Apay, nga anak, malalaingan. Palasimba daw po siya, deboto siya sa kanyang dating kinagisnan. Ngunit bakit di daw po siya napagaling? Kunana kanya, adalaman mo. Kunada kanya ako, hindi nakita. Nung nakita daw po siya ni Dr. Cheryl, meron daw po siyang karga. Hindi ko nagpakita kanya sa daya na... O gumagambala po sa kanya. Ginamudak gaya. Yun po pala ay siya ay kinulam na. May pinakain daw po sa kanya. Na-insigda kanya, nakindang po. So, they get in a balin na pati sakit ko. Yun daw po ang naging dahilan ng sakit niya. Nung hinaplos daw siya ni Dr. Cheryl, nananalig ako sa kamaliwanag sa kalangitan. Palagi akong nananalig sa amang kalangitan, amang liwanag sa kalangitan. Diyay ko manakuan na... Ano pong sakit niyo po ba? Ano po yung sakit niyo po noon? Ano po yung... Tapos po? Tapos hindi... Hindi kinwada si Chen. Yung bukol. Mga bukol po. Sa suso, ganun. Almost 100,000 pinagastos. Sa pagpapagamot niya po sa mga doktor, ay naka 100,000 po siya. Eh, ilang po, magkano naman po nagastos niyo kay Dr. Cheryl? Ay, joke lang. Pasasalamat. Pero, hindi naman po siguro umabot ng ano. Tapos nung... 100,000. Inakay ko lahat yung mga... pamilya ko. Ayaw sana ni Maria naman. Ayaw, madita ko makayat. Yung may paagas, nagitan na ko. Ayaw pa daw ng mga anak niya magpagamot sana. Baka dahil ito yung iti makaagas. Iti, nagiti nasaksakit tayo. Nanya natin katanungan tayo na makaagas iti saksakit tayo ko na. So nga, inakay ko amin ti pamilya. Nagpakita da amin. Ngam ni Maria, diyak mat amo di na matibagbaga nga adagayam magkita na gibalay ni magkita na sabay nga nagpaagas. Nagbubukas po pala yung pangatlong mata ng kanyang anak noon na hindi niya sinasabi. Meron din po pala siyang nakikita na mga black spirit niya na nga adakano na tay bigyan ti unag ti balay ni jekusina mi nga rinipda itikuling ampun nga yun po, nung pinasanib po, tinawakan siya ni Dr. Cheryl, yung anak niya po ay nasaniba ng namaya pa na matagal na, nanirape daw po nung unang panahon. Hindi po, nasaniba ni Suna, sinaniba ni Angel ng Lunas. Ngayon po, sinaniba po ng banal na anghel sa kalangitan na si Angel Lunas. Kung dahil mo't may isa, hindi ka mo't nga mong liwanag sa kalangitan, iti mata. Yung bunso po niya. Sabi niya noon manalig sa ating ama na nasa langit. Yun po. I see. Yung bunso din daw po niyang anak, ay pinigyan ng pangatlong mata.
malakas yung mata. Ang dangay mo may tataat ako, nagyanan mo sa agri-review. Ah, marami rin po siyang manggagamot na anak na ginagamit na Ama sa Langit ngayon. Nagre-review daw po yung anak niyan din, nakapunta na spiritual doctor din po ng Ama sa Langit. Yung yaman na, tana... Yaman. Amo ikasta. Kwan ni Amang Liwanag sa Kalangitan, nagiging saksakit ni. Oh, lubos ang pasasalamat niya. Oh, nagyaman tayo kini Ama sa Langit. Magpasalamat tayo sa Ama sa Langit at nakilala natin siya. Maraming ngayon. Napakabuti po na Ama sa Langit. Ayan na po yung mga iba nating kapatid na nagpapatotoo na pinagaling ng ating Ama sa Kalangitan. Galing po silang Abra. Ayan po. Dahil din po may bukol siya sa katawan, sa suso, at sa iba-ibang parte ng katawan, pinagaling din po siya ng Ama sa Langit. Dang kaliwanagan, mga kapatid. Aligay rito po kayo rito. Magpapakilala din kayo. Ayan po, ibang doktor ng Ama sa Langit. Dumating na. Siya po ni Edithina Gazeta Optional retired na policewoman. Oh, optional retired na policewoman po pala si ma'am. O, tingnan nyo po. O, dating policewoman. Nag-retire na, police. Ah, nakilala niya po si Dr. Cheryl. Siya pong nagpakilala kay Ma'am Constancia. Kung saan-saan po 'yan po, tingnan niyo po oh. Dahil sa pagpapala ng Ama sa Langit. Grabe daw po ang sakit ng ulo niya, mga kapatid. Dahil sa Facebook. Nakita daw niya yung post ni Dr. Cheryl. Dahil sa may nawawalang babae daw po noon. Na hinahanap nila. Sinabi niya, kapatid, pwede mong silipin dahil sa Facebook po, doon niya nakilala si Dr. Cheryl. Nung nabasa daw po niya yung comment ni Dr. Cheryl, eh kinalabutan po siya ng sobra. Sa sobrang sakit. Minessage niya na daw po si Dr. Cheryl sa sobrang sakit ng ulo niya. Binamot na po siya ni Dr. Cheryl. Yung balat daw po ng kapatid niya, pinagamot din niya at parang naaagnas na. Online gamutan po. Ginamot niya ng online. Nasaan po yung kapatid niyo po na yun? Ah, nasa Cervantes, Ilocosur. Malayo po sa kanila. Sinunod daw po ng kapatid niya yung tinurong dasal, tamang panalangin, at ang, ayun, tatlong araw daw po, after 3, ilang ano na po siya may sakit sa balat po, na naagnas? Sabi kasi nun, mga tatlong araw yung matatanggal, kahit wala pang tatlong araw siguro matatanggal. Opo, nung sinabi ni Dr. Cheryl na tatlong araw lang matatanggal, pero ilang ano na po siya may sakit na gano'n? Mahigit dalawang buwan. Tingnan nyo po, napakabuti na Ama sa Langit, napakagaling. Ano mang uri ng sakit mo, kahit online, kahit saan ka man, kaya kanyang gamutin. Tapos, yung sa parang yung may
nagpaano sa kanya, parang siya magpukulong sabi nila. Oo. Parang nasisiraan na lang gano'n. Inuuri daw po siya. Nakulto daw po siya. Nasisiraan na daw siya ng ulo. Umuwi sa sarapan, tinanggal na yung mga resulta sa kanila. Yung mga tanturo, yun po. Amang liwanag sa langit. Oh, yun po. Nung inalis po mga ribulto, ay gumaling din po. Ayun. Amang sa langit. Huwag po panganay. Opo, ayun po. Napakabuti Ama sa langit. Ang dami na po niyang... ayan po. Tanda kaliwanagan po, mga kapatid. Ako nga po pala si Ita baby po, lola baby po, tawag yung mga kapatid. Ako po ay baro. Hindi po ako nagkaanak. Kaya nag-alaga po ako ng mga bata. Pero may magpapagyan ako. Ako po hindi naman po nagpagamot. Nag-isa po akong nabubuhay. Kaya po ano mo lang pong lapit ang ginagawa ko po para po ako mabuhay. Napapunta po ako rito kay Greening, ang tawag po lang sa kanya ay Marlin. Pero alam ko na po dito, ang alam ko po dito, laging may birthdayhan. Kasi nakikita po maraming tao. Wala pa po, ang bakod po ninyong kawayan. Oh, open lang noon. Open lang po. Itangkita ng... Titinda po ako ng suman po, suman na may asin. Gusto ko pong magbenta kay Greening kasi po maraming bumili. Pag po nakabenta na po ako, tuwan-tuwa po ako. At pupunta, pag nakabenta na po ako, makabenta ko na po, may pera na ako, buo muna ako sa sugal. Yun ang sakit niya, wala sa katawan, pero sugal ang sakit niya. Minsan po sabi ni Greening sa akin, Ate Be, halika maginig ka, sabi niya ganun, may mensahe. Kasi naman po nagsusulat na po, nanigin mo na naman nagsusulat sa tingin sa sabuhay. Pero hinihinto po niya yung pagsusulat niya. At pinapakinig po niya sa akin yung putot ng mga mensahe. Tuwang-tuwa naman po ako mga kapatid. Hindi ko alam kung bakit ako natutuwa. Tapos minsan po sabi po niya, punta ka Sabado. Sabi ko naman, oo. Pero naman po, umuuo ako kapatid, pero hindi po ako pumupunta. Minsan po yung bigla pong bumago sa isip ko na... Engineer po yan. Sabi ko ganun eh, punta nga ka ako dun, ano kayang meron doon, sabi ko, baka naman kaya ka ako eh, kukunin nila yung sarili ko, yay, mabasa dahil, sabi ko, sabi ko ganun, nagkaroon ako ng doubt na, sabi ko, baka pumunta ko, mabasa dahil, sabi ko, magsusunod ako sa dito. Hindi pumunta din lang po ako dito po sa taspa ko, kasi wala pa ito. Meron po ditong mga luna-luna po. Luna lang noon. Doon po kami sa loob. Tapos po doon, naantok naman po ako. Siguro po yung itimigil. Sabi niya, huwag kang makinig. Pinapaantok siya lagi. No? Antok na antok po ako. Nandang po dumating na po yung... Minsan, pumunta po ako dito. Ang Netherlands po, umuwi ako. Opo, gusto rin sabi na mamasyal. Dahil inanong po ako dito ay parang yung... parang binuli ako. Yun binuli po ako nung ako po'y nagpupuli. Yung mga manggagamot talaga. Sabi po nilang ginagawa. Tunaw itim, sabi po nila dahil po naantok po ako. Natutulog na po ako. Sabi ko po, wala naman natutulog ah. Sabi ko, tapos po yung boses ko. Nung pakakain po ng tanghalian, huwi po ako. Mayroon po kaming kubo na maliit. Doon yung mga pamangkin ko, yung mga kapitbahay ko. Sabi ko, hindi na ako pupunta doon sa Katmon. Sabi ko, Katmon dito yun. Katmon po ang tawag. Yan, ito po'y puno ng Katmon. Hindi na ako pupunta sa Katmon. Sabi ko, sabi ng mga pamangkin ko, bakit naman, auntie? Hindi naman sila makaakit, kundi makapagpagabong ng tao. Tapos po, nung galit na galit po ako, dahil nga po ganyan po ako ng isang kapatid po, yung parang sinubok po ako ng Ama sa langit po pala. Sabi ko, hindi lang pupunta doon, sabi ko. Nung limay pa sa po yung ano ko, yung tampo ko, bigla po akong tumayo. Sabi ko, hindi, sabi ko ganun, hindi siya makakapagbawal sa akin pumunta doon ka ako na magpuri. Sabi ko, yun po nalalo po ako, nag-una po ako ano po, sinubok po ng Ama sa langit kung gaano po ako katapat po. Yung pagpupuli ko po sa pagkakas. Sabi ko, hindi, sabi ko ganun, pupunta ako doon. Sabi ko, hindi siya makakapagpigil sa akin na pumunta doon ka ako na magpuri. Bumalik po ako mga kapatid, damdam po yun. Yung panahon na yun,
nagpupuri na po ako pero hapdi-hapdi lang po. At hindi ko po makalimutan yung pagsusugal ko. Minsan po, bilang kaliwanagan po, sa pati na naman po, sabi ni Kirin. Ang bumaba po ng mga kapatid ay si Kirin Puso. Sabi ni Jensen Manaknes, Kirin Puso, ano pong masasabi mo si Baby? Sabi ka na sa team. Sabi po ni Kirin Puso, Cherry mo yun. Yan po mensahe niya. Nay-nay, si hindi ka naroon sa samahan. Sa pangilinganan. Kirin dyan na maglako. Kasi nga po, naglalako nga po ako. So, ang dali ko po makaubos, mga kapatid. Dati natawagan mo si Kirin. Sa Bell, Sencha. Hindi ka naroon sa samahan sa maglako kasi pumupunta ka sa itim. Ang itim po, at yung sinasabi po nila, yung masasamang pagsusugal. Ayun po, nung nakatapos po si Kirin po, sabi na mag-mensahe. Kung panahog po naman si Kirin dyan. Tinanong ko hindi ko ano masasabi sa akin. Sabi po ni Kirin dyan, dahil na hindi na kita sasamahan maglako. Kasi pumupunta ka sa kasi po na mayroon po kapatid na namatay kumpare po namin. Nagsugal po ako magdamag. Magdamag po akong nagsugal. Wala po naman akong nahita kundi tao. Talo. At agad po ako na po nung nakukuli po ako ng Sabado, sabi po niya, hindi na rin niya po sa samahan at hindi ka na ako sa itin. Ngayon po nag-promise po ako mga kapatid, sabi ko kayo, sabi ko gano'n, hindi na po ako magsusugan. Pinanansakit po mga kapatid yung sinabi ko, hindi na po ako magsusugan. Ngayon po mayroon naman pong namatay, sabi po ng ate ko, punta tayo makipaglamay. Pero hindi na po ako magsusugal mga kapatid. Hindi na po magsusugal. Sabi ko, doon lang ako makikipaglamay talaga. Hindi po ako magsusugal. Pero nung dumating po ang alas 10 ng gabi, ay malayo naman po. Sabi ko sa pamangkin ko nagsusugal, Grace, pag umuwi kayo, kalabit mo ako sa loob. Doon lang ako sa loob. Pero mga kapatid, ang ginawa ko, kumuha din ako ng buhay kung maaari sa sugal. Lumapit ako sa pamangkin ko, nangawak ng balahat. Ako'y umupo. At tinignan ko yung kanyang balahan. Mga kapatid, ito, kumapdi po yung mata ko. Nakapagsilip ko ganun po sa balahan. Kasi hindi mo na po pala ako nagsusugal. Nung pagtingin ko ganun sa balahan, nung pamangkin ko, kumapdi po talaga ako. Tumayo po ako, tumingin po ako nagsusugal. Sa tangin ko ka po rin. Maski pa naman yun ng balahan, kamasanaan mo. Eh, kasi doon ka rin matitimpo. Umalis ako kapatid. Mula po noon din ako nagsusugal. Ang buhay ko na lang yung din po ng buhay mo. Kubo po kasi ang bahay ko mga kapatid, hindi ko pa sariling bahay. Nakikitira po ako sa kubo. Ngayon po, kubo ang bahay. Ang din po ng buhay ko, kubo dito. Maglalako naman po ako, pinapaangkat po ako ng mga kapatid natin. Naman nilalako ko po, wala po. Kapital, angkat lang po. Yan lumit, saka ako lumit po. At natumagtuwa po ako mga kapatid, dahil nung bumaba po ang amang liwanag sa kalangitan. Amang iso sa kalangitan po. July po noon, birthday po ng amang iso sa kalangitan. Sabi po ni Greeny, ano daw masasabi sa akin? Sabi po ng amang iso sa kalangitan, yung pong mensahe, siya po nag-mensahe, sabi nga nun. Kapatid, sabi nila, napakapalad po. Dahil inakay ka ng amang iwanas. Tumutuwa ko mga kapatid, mula po noon, nagpupuhin na po ako. Maski anong higpit ng pangangailangan ng pamumuhay ko, basta araw ng pagpupuri, nagpupuri ako. Iniiwan ko yan, maski anuman, magkayong Sabado at Linggo, basta pupuri po ako. Wala pong mahalaga sa akin. Hindi po mahalaga sa akin ang mga salapi. Kailangan lang po natin yun kasi kailangan natin bumili naman ng sabon. Kailangan din naman bumili ng pagkain natin. Pero po, ipanguna po natin ang amang liwanag sa kanatan. Kasi po, lahat ng po ng biyaya, dadaliw na po sa inyo. Hindi mo nalang, ako po hindi ko, wala naman akong asawa na magtutulong sa akin. Wala naman akong source of income na pagkukunan ko. Bakit po ang saya ng buhay ko? Yung mga biyaya po, hindi ko po nalalaman kung saan nanggagaling. Mamaya pupunta ako sa pamangking ko, wala ko ng pera. Mamaya, tatawagin ako ng ate ko, Beli, kung ako maganda dito, hindi po ba biyaya yung mga pamangking ko, ante, dito ka na kumain. Mamaya, may mga konsila, may mga prutas-prutas, ante, ito pagkain ko. Di ba biyaya yun? Galing po lahat yun sa Ama sa Langit. Kaya po mga kapatid, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo. Marami po tayong pagsubok.
Marami po tayong pagsubok sa buhay, pero yung pong binigay sa atin na daan po, napatungo po sa katotohanan. Salamat ng katatagan. Habang may pagsubok, lamang ng katatagan. Habang may pagsubok po, lalo po tayong tumatatag. Huwag po tayong magpapatalo po kasi po yun ay patupot ang itim. Maraming salamat po ang inyong mga kapatid. Ako po, ang nabuhay ko pong apostol sa Apostol Lucas po. At ang pangalan ko po sa nalangitan ay bilang katawan ni Apostol Lucas. Carla. Chekay. Magandang kayo naman po mga kapatid. Chekay. Siguro po napanood niyo po yung videos. Si Chekay, mamaya-maya lang. Asa si Chekay? Ay, di ba Chekay? Kasi kakain na po tayo. Lunch, dinner break muna. Huling-huli, si kapatid na Chekay ang sarapagbantay mundo sa lupa. Oli ka na, lobat na ako eh. Ay, di magpatuto ka. Pakilala ka lang. Pakilala ka na. Hello po, magandang kaliwanagan. Ako po si Cherry Kyle Angeles mula po sa San Joaquin Maria Aurora Aurora. Hindi po wala tang engineer, ano? Hindi po wala tang engineer. Engineer po yan. Tapos na po siya. Yung parang kababalaghan. Mga ganun po yung mga buturi, mga ganun, mga may pangamitay na, ganun. Tapos pa nalulungkot po ako, lagi akong tumitingin sa taas, sabi ko, ano bakit kaya ako nandito? Ano kaya ang role ko dito sa mundo? Yun po yung tanong ko, mula nung bata pa ako, lalo po pag nalulungkot ako. Tapos, isa rin siyang. Ano din ako eh, kasi siyempre po from the heart eh. Tapos po, hindi po talaga maiwasan ang lumuha. Sa pamilya po kasi namin, marami din kapabalaghan na nangyayari, kaya po, parang naghahanap din po ako nung, bakit kaya ganito, sino kaya yung ganito, yung talagang parang hinahanap ko po yung totoo, sa kawalan dati, yung mga ito talaga kung hindi po yung nangyari, ganon. Hanggang sa one time po yung sa lola ko, doon po nag-start, na yung mga espiritu nga po sumasalim sa kanya noon, hanggang sa, yung may tanong na po sa kanya na, may pinapahanap po sa kanya na mga tao na kasama niya na kung saan po yung magagamot, magpapakain, gano'n. Eh matagal din po yun eh. Since ano po yun, 2014 po siya nag-start na maghanap. Tapos nitong 2019 po siya, 2019 lang po yung tagpuan. Ngayon po, nung nag-COVID po, sinasabi po sa akin ng lola ko, pagpupunta po sila sa bahay, sabi niya sa akin, nagpunta ako dyan sa San Joaquin, sabi, nagsimba ako dyan. Sa isip-isip ko na po, may simbahan ba doon? Wala na simbahan doon. Tapos masabi ko po na, sa isip-isip ko lang po yun, sinasabi ko po na si nanay, ay, kung sasabi ko, hindi may COVID. Tapos lagi pong kinikwento-kwentohan din po ng mama ko ano nangyari dito, na yun din po yung kwento ng lola ko. Hanggang sa one time po, sabi po, pupunta ako doon. Sa Sabado, pupunta ako doon. Pero nung time po na yun, June 20 po yun eh. Sabi ko po, sa Sabado, pupunta na ako doon. Pero nung Sabado po na yun, hindi po ako natuloy. Bumalik po ako sa trabaho ko sa Santa Rosa. Pero ano na po, nung nakikinig na po ako ng mensahe, nagpapasa po kay Ate Mary Rosan bago ko umalis. Hanggang sa nung nalaman mo na nandito na kami, doon ka na inganyo. Nakita mo sila, Carmen. Kasi nga po, yung parang, anong tawag doon? Nag-astral sila. Yung hinahanap ko po, di ba nga po, mahilig ako sa mga parang kababalaghan, mga gano'n, mga mystery, gano'n. Doon po nag-start, tapos sabi ko, sige nga pupunta ako doon. Hanggang sa talaga nilaban ko po na kahit walang sasakyan, nakisabay po ako sa mga magpapasyal dito sa Aurora para po makauwi din. Ganon, kahit mga 1 hour lang ata. Saglit lang. 1 hour lang po ako nagpunta dito noon. Tapos unang kumad ko po dito, hindi ko po talaga kilala sa Ate Green noon. Ang nilagitan ko talaga po noon, tsaka lagi kong tinetext sa Ate Mary Rose na, Ate, dito na ako, ganyan. Tanghali po yun eh. Ano po yun? July 24. 2 days po after nung birthday ni Among Jesus. Tapos din pag bumad ko po, nakangiting lang sa titik rin, nag-hug, may ano, nagsusulat siya noon. Tapos ang sabi niya sa akin, maliwanag ka. Tapos yun lang po, yung start. Tapos sinabi po niya na may nakita siyang bilog. Bilog lang po yung nakita niya sa akin noon. Hanggang sa yun po, tinawag na po niya yung mga mensahera, yung sila Garly, tsaka si Charmel, yung sila Ganda. Tapos hanggang sa doon na nga po, sinabi na po sa akin yung kung ano po yung mga nakita nila noon, ganyan nga din po bilog. Ngayong mundo nga po yun. Tapos, ang sinabi lang po sa akin, ang buwa ba, ang pumanawag po kasi noon si Princess.
sa Amira, tapos tagapagbantay ng mundo siya po si Amang Salamin. Yun po, tapos yung mensahe po sa akin na huwag magkakamali, patuloy po sinasabi yun. Sorry. Hanggang sa nagpatuloy na po na nagpatuloy, nalaman na po yung katotohanan. Sabi ko po doon, nung nasusulat ko sa ating video, sabi ko, eh, ika-type ko nga ito. Yung pagta-type po na yun, hindi po basta-basta na type ko nga ito agad-agad. Hindi po, mga siguro po mga two months ko na tinanong po kung pwedeng kopya, eh kung pwede kong picture yung libro na sasabuhay para po ma-type. Kaya siya po ang gumagawa ng libro na isasabuhay. Siya po ang una, mga kapatid. Yung po. Maraming salamat po. Princess, alam mo mga yung kapatid natin, ito yung kapatid natin, ito si magkakamot na nila. Oh, Mawi! Halika na! Halika na! Mawi! Po, kumain na po tayo mga kapatid at mulit-mulit, magandang kaliwanagan sa lahat. Bye-bye!